Tsokola na po siya. Oh, di ba? Yung dapat na 7,000 eh, 1,500 lang dapat. Oh, di ba? Eh, ako po, sinishare ko lang po sa inyan dahil yan, ito na po ang kahalagahan na merong scanner. Pinta mo lang sa akin, sir. Ako na bahala sa problema na yan. Share lang natin ito, mga pops. You know, sabi sa inyo, pag meron ako nadampot na, yan, pag meron po ako nadampot na ano, na pwede kong share sa inyo, share natin, di ba? Magandang hapon po, tangali sa inyo lahat. Ayun, yung tayo sa Asia, Honda. Ayan o, di ba? Tama-tama pala yung ino natin, model year, VIN. Okay, yan po yan o, Civic 2009 model. General quick test gamit kayo Ansel. Ang problema po nito shift shock. Oh mga paps, ha? 2009 model pero 20,000 lang ang tinakbo. 'Di ba? Ang bango. Fresh na fresh. Sabi ko nga kay sir eh, kung yan lang naman ang problema, benta mo lang sa akin. Ako na bahala diyan. 'Di ba? Kahit palitan ko ng buong transmission yan. Kasulit na sulit ka dyan. Pero di. Kasi ganito to mga paps. Bakit to nagkakaroon ng shift shock? Unang-una dami niyang error code kanina. Nagkakaroon siya ng voltage something. May bitaw yata yung ano natin. Ang dami niyang ano, ang dami niyang error. Wala lumalabas na comments. Yan lang ang problema mga paps. So, siguro magko-concentrate muna tayo rito sa ano. Magko-concentrate muna tayo dito sa topic natin. Okay. Meron siya sa body control module. Ang lumabas ay voltage low. Yan. Tapos permanent ang nakalagay. Yan. Ganito po kasi yan mga paps. Kaya po nangyayari minsan yan sa inyong mga sasakyan kasi po hindi po laging ginagamit. Yan. Ito po kaso. Go ahead. Diba? So, gumastos na si sir dito ng, kano ba? Tingnan natin magkano. 7,000. Hindi pa rin po nawala yung kanyang chip shop. Ayan. So, ini-scan lang po natin. Matagal lang po talaga i-scan ng Honda. Basta Honda. Matagal lang mag-scan. Pero yan na po ang pinakamabilis. Yan o. Ayan, tapos na. Diba? Overall po sa ECU niya, 7 modules. Ayan, kasama na yung engine lahat. So wala na po siyang error code. Kanina merong error code. Ano po yung pinaka the best dito? Okay. Pero sa ano sir, sa kasa in-scan to? Walang nakita? Wala. Tinatanong ko nga po. Bo, mas maganda pa ba yung ginagamit ni Master? Yan. Makikita po natin lahat. Ngayon pag ito po, nilagay mo sa drive, sa you know, sa reverse, okay, ay nag-shift shock, kumakaldag, blugog, gumagano'n. Kaya yun ang sakit ng ulo ni sir. Kaya nga napunta siya ng kasa. Ngayon pagdating sa ano, wala rin, hindi rin nagawa. Pero okay mga paps, siguro hindi lang nahagip, parang yan. Huwag na natin masyadong patuloy na. Alam ko gumagawa rin sila ng paraan para naman ito ma-resolve. Kaya lang, ituturo ko lang po sa inyo yung pinaka-safest way at pinaka-matipid sa lahat. Diba? Dilala ni sir sa muscle garage. Okay? So, diagnose muna. Scan. Okay, hanggang doon lang po muna tayo sa scanning. Basahin po muna natin lahat. O, pag nakuha po natin yung error doon, try mo po nang i-rectify. Yan. Tapos, ayan o, tingin nyo, wala na po siyang kalda. Kanina, yan, kada ship mo, kada palit mo ng ship niyan, blue. Marinig na rinig mo talaga lakas. Ayan, so wala pong problema na ngayon. Di ba, na-resolve ba? Ano po yung ginawa natin? Ang ginawa po natin dyan ay in-scan po natin, tapos tinry po muna natin yung ganito po. Tinan nyo ha, yung gagawin ni Master dito, mga paps. Sige, papatayin ko muna. Aircon, patay aircon. Ayan, ignition on. Ayan, ignition on lang, escape ka. Yes. Pwede ka na rin sa hot function pumunta, pero okay, para makita niya rin po yung lupit ng Ansel. Ansel lang din po ang
nag-resolve ba ng problema. Okay, punta ka lang po sa hot function. Okay, punta ka po dito sa throttle relearn. Yan. Bakit ako pumunta sa throttle relearn? Sasabihin ko rin po sa inyo bakit. Okay. Punta ka sa Honda. Okay, ito yung VIN number niya. Okay natin yan. Okay, kasi po, pagdating po sa throttle relearn, you know, throttle relearn, andyan din po kasi yung ECM, PCM reset. Yan, so try mo po munang i-reset yan. Eh, segundo lang naman po yan, yan o. Yan, segundo-segundo lang po yan. Diba? Tapos. Ngayon, ito naman isa. PCM, ECM reset. Ganun lang po. Sana. Okay na. Tatry nyo po munang i-delete yung kanilang error code. Diba? Pag nandun pa rin po yan, try nyo po i-reset. Kasi po ito, natatambay. Yan. Kaya po minsan, nag-accumulate siya ng mga error code na hindi naman dapat makapag-trigger doon, eh nati-trigger po dahil merong error code. So, start nyo lang po. Yan. Ngayon, pag-check naman po niyan, kung kumakaldag, dalawa pong klase. Okay. Ang isa po ay dapat hindi nakabukas ang aircon. Ayan. Kasi dalawa pong ano yan eh. Minsan, kapag hindi nakabukas ang aircon, kapag nag-shift ka, kakaldag na po kagad yan. Kula malang shift shock. Tapos yung mararamdaman nyo po yan doon sa ano niya, sa RPM niya, dumilikot po yan, tumatalon-talon. Hindi po, wala. Stable lang ang kanyang RPM. Ayan, o, diba? Pag po yan nag-shift shock, gumaganyan-ganyan din po yung ano, inaapektuhan din po kasi yung RPM niya, eh. Tumatalon, o kaya humihigop, yung bumababa, ayan, ganyan po yan. Tapos, check ka naman po kapag naka-aircon. Ito na may load. Dito na yung magkakaalaman talaga. Ayan, kapag mayroong problema. Ganon din yan. Titig ka lang po muna sa RPM. RPM niya po malalaman niya kapag mayroong shift shock din. Kasi boog, gumaganon po yan. So, wala. Neutral. Ito, lakas. Ayan. Neutral. Drive. Neutral. Kaya nga sabi ko nga kay sir, sir, alam ba to? Pinaglalaro mo ba yung ano, yung drive? Ito, sports. Kasi may sports to, yun. Kaya hindi raw. Okay, good. Hindi naman daw niya pinakikialaman. Yan. So, wala na po siya. O, oh, diba? Yung dapat na 7,000 eh, 1,500 lang dapat. O, oh, diba? Eh, ako po, sinishare ko lang po sa inyan. Dahil, ito na po ang kahalagahan ng merong scanner. Yan. Yan. Ito na po ang kahalagahan ng merong scanner. Scan ka ng buhay. Asia, Honda. VIN scan. Magpunta ka na sa VIN para mismong, ano, unit, yung unit niya mismo ang kanyang iskanin. Hindi ka na pupunta dun sa model, kung anong Civic ba yan, City, hindi ka na pupunta ron. Automatic, specific ka lang. General. Yan, dito sa control unit, yan, andito rin kasi yung hot function yan. Yan, andyan din yan. Pwede ka rin mag-reset dyan. Body, electrical, ang dami niya, no? Gulupit talaga ng Ansel. Diba? Pwede ka rin mag-quick scan. Okay. Sa quick scan, makikita mo niya, meron din hot function yan. Pupunta ka lang po dun sa mismong engine. Kung gusto mong mag-reset ng ABS, automatic transmission. Ngayon, ang problema niya, di ba, automatic transmission, itong 80. Ay, okay. Actually, ito nga pong FD, isa po ito sa mga basic engine. Eh. Madali lang po itong intindihin. Ang makina po nito, yung makina ng CRV. Kaya lang napakalakas malakas sa gasolina nito, 2.0 eh. Diba? Kaya nga raw ayaw gamitin ng ano eh. Tayo na lang kaya bumili mga paps. Biro mo. Ayun lang po tinakbo niyo. Ayun oh. Teka lang, dito tayo. Yan na po yung tinakbo niyo. Ayun oh. 20,092. 'Di ba? 20,092 mga paps. Sariwang sariwa. Kaya minsan po nati-trigger lang po. Kaya sabi ko po sa inyo, ilang beses ko na pong sinasabi sa inyo paminsan-minsan, pa-scan nyo po yung inyong mga sasakyan. Yan. Ngayon, kung meron po yung error, kunyari, in-scan, merong error, may mga na-stored code, may mga ganyan, sir, pwede naman pong ma-delete yan doon kung yun naman mga history. Or, kung may problema talaga, at least tumbo ka na. Ayan. Diba? Tumbo ka na. Kung walang problema, good. Kasi magiging kampante ka naman. Nagbayad ka nga sa scanning, at least magiging kampante ka. Yan ang mahalaga dyan. Diba? Wala lumalabas na comment talaga. Promise.
mag-type kaya ako dito. Will appear. Hi. Hi. Baka magising. Pati hydraulic booster, lahat. Ngayon naman, marami kasi itong mga not equipped, pero dinadaanan niya na. At the end of the day, at the end of, you know, yung bottom line niyan, lahat naman ng mga not equipped, tatapon niya yan. Lahat lang ng meron, yun lang ititira niya. Kaya lang matagal siya mag-scan kasi ang dami yan dinadaanan. Automatic transmission, okay? Okay, DTS. Wala na siyang problema doon sa kanyang automatic transmission. Data list, okay, meron... Ang automatic transmission ng FD, meron po yan 61 sensor. Yan. O 61 data. Yan, 61 data na pwede mong select all mo lang yan. Yan, yan mo rin makikita yan kung meron problema. Engine RPM, throttle position. Yan, kakasama na po kasi yan. Yan, bakit po merong map sensor, barometric pressure sensor dito sa transmission, itong tine-check natin yung transmission kasi po, yan din po kasi ang mga nakaka-apekto kapag sira ang map sensor mo, yung mass airflow, mass absolute pressure sensor, kapag sira rin po yan, yan, bad shifting ka rin po yan, kaya sinama na po yan dyan. Ayan, dito tayo sa automatic transmission command, okay, dito tayo sa shift control. Nakalagay siya ngayon sa parking. Reverse, neutral, drive. Tsaka yung ano po, wag niyo pong bibiglayin to na ano, yung binibigla-biglaan yung from ano, from drive tapos isang pindot, drr, dire-diretso po ng park. Ayun, ano niyo lang po, hinahinay lang, relax lang po. Ayan, para hindi po 'yan minsan tumatalo, biglang nalilito yung ano, shift solenoid. Ayan, maraming salamat po ulit. Sabi sa inyo, pag meron tayong napulot, kahit konting-konti lang po. Ayan. So overall, lahat po yan okay. Pwede na pong umuwi si sir. Yun lang, di ba? Ngayon, mga paps, yun po yung matitipid ni sir. Kasi kung sa iba yan, shift shock, baba transmission, yung kukunin yung mga ball body, mga ganyan, eh magkano po magagastos nito? Yan, try niyo po muna ng scan. Kaya ito pong scanner po ang napakahalaga ngayon sa era ng automotive world. Diba, kahit mag-aral ka ng Tesla, kahit mag-aral ka ng Don Bosco, kahit mag-aral ka ng kahit anong automotive school, kapag wala pong scanner, mahihirapan po kayo makasabay sa tinatawag na technology. Yan. Mapupunta rin po kayo pag walang scanner, anong gagawin natin araw-araw? 'Di ba? Mapupunta lang po tayo sa old school. Yan ang mangyayari niyan. Manghula-hula. Yun, no? Tapos ang laban. Lamig pa ng aircon. Patayin na natin, sobrang lamig. Bawal kasi sa akin yung malamig na sobra-sobra. Yan, kasi bigla akong ano niyan, mamamahos ang sisipunin na naman ako niyan. Ayan sir, okay na po yan ha. Hintay-hintay na lang po tayo ng konti sir ha. Pasensya na. At... papanood ko na mamaya. Oo, sir. Bakit? Papaliwanag ko naman. Bakit naman si sir ay napunta dun sa dulong-dulo? Yun ha. Okay na yan. Ay, parang di yata na gano. Yun. Sir, kaya ka lang mo napunta rito sa dulo. Kasi ang ina-expect natin ay matagalang trabaho. Kaya pasensya muna sir kung napunta tayo dito ha. Okay lang. Ayan. Haba lang ng pasensya. Yun ang mahalaga ron. At least wala pa tayong ginagalaw dito. Sariwa-sariwa eh. 20,000 lang naman. O, di ba? Yung belt mo, ganda-ganda pa. Walang kaingay-ingay. O, di ba? 250! Ikaw, parado mo. Ako, 250. Ah, 270. O, panalo tayo niya pag binigay sa akin ng 250 to. Ayan, no? Wala na siyang ano. Sariwa-sariwa talaga to, Pops, di ba? May mga konti man ng mga kalmot-kalmot ng pusa, okay lang yan. Sama sa bentahan yan. Oh? Ah, may aso ka sa inyo? Ah, okay lang yan. Walang problema yan. Okay, pag... yun ang nagpamahal, master, yung husky. Pag winax mo naman yan, yun, ganda, oh. Kita niyo naman, mga Pops, oh. Pucha. Yung upuan, hindi mo lang nare... wala, di pa yata nare-reglaan to, eh. Hindi pa natagusan. Sobrang ganda. Okay, mga Pops,
ako po ay yayao na. Okay mga paps, maraming salamat and ciao!